Okay, ang next topic ko ay ano nga ba ang Dmax at Dmin? Okay? Ang Dmax ay isa sa mga elements ng characteristic curve kung saan pinapakita dito ang relationship ng radiation exposure sa optical density na naproproduce sa kanya. Okay? Yung process na nagpapakita ng relationship nila ay tinatawag na sensitometry. Okay? Kaya ang characteristic curve ay tinatawag din sensitometric curve. Okay? Tinatawag din itong HND curve dahil dinescribe ito nila Herter and Driefield. At ang huli, tinatawag din itong D-log E curve. Log kasi ang density ay logarithmic function. So possible, madiscuss ko ito sa mga susunod kong videos. Ang Dmax ay yung highest portion ng characteristic curve. Sa portion na ito, makikita yung pinakamataas na densities na possible i-record ng radiographic film. Ang tanong, bakit sa Dmax makikita yung pinakamataas na density? Kasi sa portion na ito, ibig sabihin na develop na po lahat ng exposed silver halide crystal sa emulsion. Okay? So, ibig sabihin na convert na lahat yung silver ions sa black metallic silver. Kaya kahit i-develop pa natin ng matagal ang radiographic film, hindi natataas ang optical density kasi na-achieve na yung pinakamataas na density. Okay? Ngayon, okay? Paano kung na-achieve na ang Dmax or maximum density tapos nagkaroon ng additional exposure beyond Dmax? Okay? So, ano ang mangyayari? So, remember, sa Dmax, yung all silver ions ay na-convert na sa metallic silver. Okay? Ang mangyayari, yung metallic silver na stable, okay, ay ma-ionize ng additional exposure. Okay? After niyang ma-ionize, okay, i-re-repel po siya sa i-re-repel po siya palabas ng sensitivity center. Okay? So, anong magiging effect nito? Ang mangyayari ay bababa ang optical density. Okay? Kasi bumaba ang intensity ng latent image. Okay? Dahil sa repulsion ng silver ion palabas ng sensitivity center. Okay? So, itong process na to ay tinatawag na solarization or reversal. Kasi kung mapapansin nyo guys, na-reverse po yung characteristic curve. Actually, hindi lang na-reverse. Na-duplicate din po yung original characteristic curve. Kaya ang concept ni Dmax ay ina-apply po sa duplication film kung saan ang ginagamit na radiographic film ay naka-pre-expose po sa Dmax. Okay? So, ito po. Ibig sabihin, kapag gumamit ka ng convention ng field for conventional radiography, okay, ang optical density ay nasa top portion ng characteristic curve. At kapag gumamit ka naman ng film for duplicating radiograph, ang optical density ay nasa shoulder portion ng characteristic curve. So, ito po yung concept ni Dmax. Okay? Ang Dmin naman, ito yung minimum density na possible ma-record po sa radiographic film. Kung mapapansin nyo guys, hindi nag-i-start sa zero ang characteristic curve kasi remember, meron tayong tinatawag na inherent densities sa radiographic film. Okay? So, ito po ay tinatawag na base plus fog densities. So, combination ito ng base density at fog density. Nangyayari ang base density dahil sa blue dye na nilagay po sa film base. Okay? Para ma-reduce po yung eye strain ng radiologist. Okay? Fog density naman, okay? Ito yung any fog na possible mangyari po sa radiographic film. Okay? Possible during storage. Example, kapag na-expose po siya ng scatter radiation galing po sa exposure room. Okay? So, possible po siya mag-cause ng fog density. Or, kapag po na-expose po siya ng light gap coming from the safe light. Okay? So, pwede siya mag-cause ng fog
density. Okay, so ito po yung concept ni Dmax at saka Dmin. Ang next topic ko ay ano nga ba ang Dmax at Dmin? Okay? Ang Dmax ay isa sa mga elements ng characteristic curve kung saan pinapakita dito ang relationship ng radiation exposure sa optical density na naproproduce sa kanya. Okay? Yung process na nagpapakita ng relationship nila ay tinatawag na sensitometry. Okay? Kaya ang characteristic curve ay tinatawag din sensitometric curve. Okay? Tinatawag din itong HND curve dahil dinescribe ito nila Herter and Driefield. At ang huli, tinatawag din itong D-log E curve. Log kasi ang density ay logarithmic function. So possible, madiscuss ko ito sa mga susunod kong videos. Ang Dmax ay yung highest portion ng characteristic curve. Sa portion na ito, makikita yung pinakamataas na densities na possible i-record ng radiographic film. Ang tanong, bakit sa Dmax makikita yung pinakamataas na density? Kasi sa portion na ito, ibig sabihin na develop na po lahat ng exposed silver halide crystal sa emulsion. Okay? So, ibig sabihin na convert na lahat yung silver ions sa black metallic silver. Kaya kahit i-develop pa natin ng matagal ang radiographic film, hindi natataas ang optical density kasi na-achieve na yung pinakamataas na density. Okay? Ngayon, okay? Paano kung na-achieve na ang Dmax or maximum density tapos nagkaroon ng additional exposure beyond Dmax? Okay? So, ano ang mangyayari? So, remember, sa Dmax, yung all silver ions ay na-convert na sa metallic silver. Okay? Ang mangyayari, yung metallic silver na stable, okay, ay ma-ionize ng additional exposure. Okay? After niyang ma-ionize, okay, i-re-repel po siya sa i-re-repel po siya palabas ng sensitivity center. Okay? So, anong magiging effect nito? Ang mangyayari ay bababa ang optical density. Okay? Kasi bumaba ang intensity ng latent image. Okay? Dahil sa repulsion ng silver ion palabas ng sensitivity center. Okay? So, itong process na to ay tinatawag na solarization or reversal. Kasi kung mapapansin nyo guys, na-reverse po yung characteristic curve. Actually, hindi lang na-reverse. Na-duplicate din po yung original characteristic curve. Kaya ang concept ni Dmax ay ina-apply po sa duplication film. Kung saan ang ginagamit na radiographic film ay naka-pre-expose po sa Dmax. Okay? So, ito po. Ibig sabihin, kapag gumamit ka ng convention ng field for conventional radiography, okay, ang optical density ay nasa two portion ng characteristic curve. At kapag gumamit ka naman ng film for duplicating radiograph, ang optical density ay nasa shoulder portion ng characteristic curve. So, ito po yung concept ni Dmax. Okay? Ang Dmin naman, ito yung minimum density na possible ma-record po sa radiographic film. Kung mapapansin nyo guys, hindi nag-i-start sa zero ang characteristic curve kasi remember, meron tayong tinatawag na inherent densities sa radiographic film. Okay? So,
ito po ay tinatawag na base plus fog densities. So, combination ito ng base density at fog density. Nangyayari ang base density dahil sa blue dye na nilagay po sa film base. Okay? Para ma-reduce po yung eye strain ng radiologist. Okay? Fog density naman, okay? Ito yung any fog na possible mangyayari po sa radiographic film. Okay? Possible during storage. Example, kapag na-expose po siya ng scatter radiation galing po sa exposure room. Okay? So, possible po siya mag-cause ng fog density. Or, kapag po na-expose po siya ng light gap coming from the safe light. Okay? So, pwede siya mag-cause ng fog density. Okay? So, ito po yung concept ni Dmax at saka Dmin.